Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga hahabol sa mga biyaheng pauwi sa mga probinsya para sa inyong tiyak na kaligtasan. Huwag pong tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan. Nagpaalala rin ang simbahan kaugnay sa tunay na diwa ng undas. May report si Bam Alegre. Madalang na lang ang dating ng mga pasahero nitong maghapon sa mga terminal ng bus sa Quezon City at Maynila. Pero kahit pa ganito ang sitwasyon sa mga terminal, inikot at ininspeksyon pa rin ng mga ito ng mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ilang terminal ang nasampulan dahil sa kakulangan sa mga pasilidad para sa mga PWD at pagpapabayad sa mga palikuran na dapat libre. Isang paalala po namin sa mga drivers at sa mga conductors na take care of their passengers, especially po pagka may mga dumarating na mga PWDs at yung mga senior citizens natin. Make sure na ma-accommodate po sila ng maayos at bigyan sila ng priority. Bukod sa pasilidad ng mga terminal, ininspeksyon din ng LTFRB ang mga bus na bumibiyahe pa probinsya. Bagamat walang nakitaan ng depekto, may bus na napuna dahil lumang hotline pa ng LTFRB ang nakapinta. Ito, luma na ho ito. Sa mga markings na nire-remind lang namin yung mga operators na dapat i-comply po nila. Halimbawa po yung LTFRB 24/7 hotline. Ang ilang bus station sa Quezon City, kumpleto sa mga bantay na pulis at marami pang masasakyan ang mga hahabol na pasahero. Sa tala ng pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal, nasa 24,000 pasahero na ang bumiyahe papunta sa mga probinsya mula October 27 hanggang kahapon. Kung ikukumpara sa nakaraang taon, higit na mas kaunti ang bilang na ito. Paalala ng LTFRB sa mga hahabol at mag-last trip ngayong undas, huwag na huwag sasakay sa mga kolorum na bus. Wala po yung passenger accident insurance. Meron po kaming LTFRB hotline dun sa text and Viber hotline namin, yung 1342. Ito rin ang paalala ng Philippine Coast Guard sa mga sasakay ng bangka. Palagi naman na naririnding nila sa mga news na ang nakakaroon lang ng maritime incident, yung mga bangka nga na nanggagaling sa mga shoreline na walang Coast Guard. Aminado pa man din ang PCG na kulang sila sa tao. Kaya habang tuloy ang recruitment, iba yung pag-iingat ang payo nila sa mga pasahero. May proposal si OIC, 4,000 yung ititrain ngayong taon na to. 4,000. Which is approved na ng DBM. Sa Batangas Port naman, libo-libo ang dumagsa para humabol sa mga last trip ng mga sasakyang pandagat papunta sa mga probinsya sa Kabisayaan. Pahirapan tuloy ang pagkuha ng mga tiket, lalo't fully booked ang lahat ng mga sasakyan. Maigting na seguridad naman ang pinapairal sa pantalan. Ganito rin ang ipinapatupad sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Mas pinaigting ang police visibility sa loob at labas ng paliparan. Muling paalala naman ng mga otoridad, nasa kamay ng mga pasahero at driver ang ligtas nilang pagbibiyahe. Sa mga magdadala ng sasakyan, huwag daw kakalimutan ang blow baguettes. Ito ang battery, light, oil, water, brake, air, gas, engine, tools, at self. Mahigit 5,000 pulis ang ide-deploy ng NCR Police Office para magbigay seguridad ngayong undas. Ayon kay NCRPO Spokesperson Chief Inspector Kimberly Malitas, ipipwesto ang mga pulis sa mahigit 80 sementeryo sa bansa at iba pang matataong lugar. Paalala naman ang Simbahang Katolika. This is the right time to reflect also na Christ has overcome death. This is also the right time for us to reflect na of our own mortality. This is the right time also to reflect our duties to God and to reject Satan. Ngayong undas, kaisa raw si Pangulong Duterte sa paggunita ng sambayanan sa araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa. Ayon sa Pangulo, pagkakataon daw ang undas para makapagnilay-nilay kung paano magdulot ng magandang pagbabago sa lipunan, bansa at mundo para sa ikabubuti ng ating mga sarili at ng mga susunod na henerasyon. Hiling ng Pangulo, panatilihing sagrado at gawing makabuluhan ang paggunita ng undas. Bam Alegre, GMA News.